At anything goes na lang. Kung anong gustong palitan ng komisyon, kahit na hindi pabor sa taong bayan, ngunit makakaganda sa interest ng ilan, okay na sa kanila. Di ba ba? At ipagpapatuloy pa natin yung talakay na yan, o kilatisan na yan. Mamaya-maya at wala mo na konti. Sa libatuntunan kapwa ko Pinoy. Ito po siyempre yung Kilatis Live on ITV. At ako pa rin po yung lagi nakanda maglikot kit Kilatis Lagari po lamang. At siyempre sa oras po ito ay dapat nang isiwalat. Ha! Ito po mga nanalong numero sa loto. Kaya po yung nandiyan na po. O kung wala pa sa inyong mga kamay ngayon, ang inyo po mga loto ticket sabay hanapin natin yun. Naka-flash po sa ating sa inyong mga screen ang mga winning numbers. At napag-usapan ko yung PCSO. Siyempre, kaloto pala. PCSO. Oh, abay may maganda po proyekto kayo dyan. Ang pamunuan, bagong pamunuan ng PCSO, I should say. Teka, baka akalain nila eh, binago na yung dita. Ang general manager po ng PCSO, ibig ko sabihin ng bago noong pagpasok ng Aquino administration. Ayan! O! Oh! Siyempre, ito ni Joy Rojas, general manager, at si Ms. Margie Rico. Iyan naman po ang chairman of the board of Philippine Charity Sweepstakes Office. Ang bago po ng programa ay dadalhin po nila sa malapit po. Right on target sa mga barabarangay. Oh, wala pa lang lamang po tayong update. Pero bago po natapos ang nakaraang taon, abayan nasa programa na tayo ng PCSO. So, ayon po, General Manager, Attorney Ferdinand Joy, Jose Ferdinand Joy Rojas. Yun. No, pag dinala po nila sa mga, naku, mga barangay health center pa naman po natin sa panahon po ito, awa-awa! Ang mga sitwasyon po nila doon. Oho, karamihan sa mga health center, wala pong nurse, wala din dentista, wala din doktor, wala din gamot. Ang lalo po tumasi kaso sa mga kawawa din po nating mga kapwa Pinoy, ayun po mga health workers. Ang mga health workers po, kadalasan na hindi naman po talagang may sapat na training, no? Para maging nurse, para maging doktor, para maging dentista. No? Kung tutusin nga, abay binago na po nila, no? Binago na nila ang naunang prinsipyo, naunang ika nga pagtawagin ay papel na dapat tinagampanan ng health workers. Ito po mga ito dapat na andun po sa field, na andun po sa mga iski-iskinita, na andun sa kanto-kanto, nagpabahay-bahay, tinitingnan po ating ang kalagayang pangkalusugan ating mga kapwa Pinoy. At sila po ay nagbubukay na ito, baka pinidali na ito doon sa health center at nang matingnan po natin mga gano'n na kanilang papel. Eh ngayon, sila na po yung sa health center at sila na lumaaktong nurses. Hindi po ba? Ang sistema, abay, yung walang mga gamot na available. So, tanay, magtuloy-tuloy yung programang yan, napakandang programang yan ng PCSO at ng ang atin pong ang matugunan ng ating pamahalaan, ito po mga ilang medical ng ating pong mga kababayan. So, ito na po yung mga winning numbers. 642 po. 18, 23, 34,
17, 27, 26, at posible pong pananalunan 26,729,931 pesos and 60 centavos. In any order po ito, ha? Pwede pag-rumble. Ulitin po natin. 6, 42, 42 loto draw. Winning numbers, 18, 23, 34, 17, 27, 26, at ang posible pong pananalunan, 26,000, 26 million, 26,729,931 pesos and 60 centavos. Dito naman po sa 649 draw, ang mga winning numbers in any orders, any order. 33, 38, 32, 17, 1, 9. At ang posible pong mapanalunan o napanalunan na, makanawidro nyo na, alam pa, hindi pa dumarating dito yung balato namin. 20,515,917 pesos and 60 centavos. Congratulations po sa mga nanalo at doon naman sa mga hindi nanalo, congratulations na rin. Bakit? Aba, isa't po yung punta yung tumataya sa loto, 10 pesos na yan, 20 pesos na yan, at hindi po tayo nanalo, nakatulong po tayo. Nakatulong po tayo sa ating mga kapwa Pinoy na mga naghihirap. Sa ating mga kapwa Pinoy na mga may sakit, aho, na tinutulungan po ng ating PCSO. Yun! So kahit hindi po tayo nanalo, hindi nanalo po yung ating numero, panalo pa rin po tayo. At iyan, iyan po ang totoo! Alright, so sa ating po magpapatuloy, sandali po muna na sana yung ating mga kodigo. Kodigo, tilang. So, ipumuha ko sa inyo dyan, ha? Sa Vision Awards Committee, halinawa eh, kayo po yung mga nasibak na. Kung hindi pa kayo nasibak, eh, di ba sibakin nyo na lang inyo sa mga sarili? Yung po win-win solution ng ERC kamakailan. Win-win solution. Kung paano naging win-win yun, hindi ko rin po masyadong maintindihan bakit ito kanyo. Aba, ito pong, tumukin natin, Meralco. Meralco last year po ay kumita ng 12 billion pesos. Kita yun, ha? 12 billion pesos. Kumita na sila, imbis na siyempre dapat pinawasan. Laki pera yun. Hindi. Binigyan pa sila ngayon ng karapatan ng ARC, Energy Regulatory Commission, na magtaas ng kanilang rate, ng singil para sa mga consumers. Paano naging win-win yun? Siguro win-win para sa Meralco. Sila ang puro panalo, tayo ang talo! Taong bayan. Pwede ba? Huwag nyo na kami pinag-lolo ko. Masyado nyo na minimenos. Oh, minimenos ang aming kakayahan na mag-isip. Oh, masyado nyo na kami nilalapastangin yun eh. Paano naging win-win yun? Eto pa, isa matititindi, mga kapwa ko Pinoy. Oh, abay, mantapin ninyo. Mantapin ninyo. Eto pong tumagas na pipeline. Pipeline, ha? Ng kumpanya ng langis. Eh, syempre, tumagas. Down the drain. Lugis na doon. Dapat, di ba? Kung ilang litro ay pinasok na doon sa kabilang dulo, may metro din po yan. Kung ilang litro ang lumabas sa kabilang dulo. Eh, syempre, malalaman po nila kung ilang litro, yun po tumagas. At yun, losses dapat yun. Sino nagbabayad?